ni Brief History of Organic Chemistry. Masasabing ang pag-aaral ng organic chemistry ay nagsimula noong mid-1700s, panahong nag-e-evolve ang alchemy kung saan nag-ugat ang chemistry into modern science. Noong mga panahong ito, may mga natuklasang hindi maipaliwanag na pagkakaiba between substances na nakuha sa living sources, kagaya ng plants and animals, at substances na nakuha sa minerals. Ang compounds na nagmula sa living sources ay napansing mahirap ihiwalay at i-purify, mahirap gamitin, at mas madaling ma-decompose. Ang mga pagkakaibang ito ay unang inexpress ng Swedish chemist na si Torbern Bergman noong 1770 at nabuo ang idea ng organic at inorganic substances. Soon, ang organic chemistry ay tumukoy sa chemistry ng mga compounds na nagmula at matatagpuan sa living organisms. Sa panahong ito, nabuo ang idea ng vitalistic theory, kung saan pinaniniwalaan na ang organic compounds ay mayroong vital force dahil nagmula ang mga ito sa living sources. Dahil sa vital force na ito, pinaniwala ang organic compounds ay hindi maaaring gawin at manipulate sa laboratory. Pero, noong 1816, natuklasan ni Michel Chevreul na ang soap na nabuo mula sa reaction ng alkali or base with animal fat ay maaaring i-separate into pure organic compounds na tinawag niyang fatty acids. Ito ay nagpakita ng isang organic compound kagaya ng fat ay maaaring i-convert sa iba pang organic compounds kagaya ng fatty acids at glycerin nang hindi nangangailangan ng vital force. Noong 1828 naman, natuklasan ni Friedrich Wöhler na possible palang i-convert ang ammonium cyanate, isang inorganic compound, into urea na isang organic compound na matatagpuan sa ihi ng tao. In 1848, sinabi ni William Brand na no definite line can be drawn between organic and inorganic chemistry. Ang pag-aaral ng dalawang sangay ng chemistry na ito nang magkahiwalay ay for practical convenience only, upang mapadali ang progress ng students. Today, dinedefine natin ang organic chemistry as the study of carbon compounds. The same principles that explain the simplest inorganic compounds also explain the most complex organic compounds. Aside from carbon, ang organic compounds ay maaaring mayroon ding hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, chlorine, etc. Why carbon? Well, carbon can share 4 valence electrons at capable ang carbon na mag-form ng 4 strong covalent bonds. Furthermore, carbon can bond to one another at maaaring makabuo ng long chains and rings kahit carbon lamang ang present na atom.